ating gagawin mga karabit ay gupitan ng kukoy yung mga doon nyo na kakapanganak pa lang para sa mga karabit. And for today's vlog nga ay i-share ko lang sa inyo yung mga dapat nyong gawin pagkatapos manganak nung rabbit nyo. So napaka-importante nito mga rabbit kasi nakasalalay dito sa gagawin natin yung buhay nung mga kids or mga anak nung rabbit natin. At bago natin simulan yan, huwag kakalimutan mag-like. At kung bago ka pa nga lang sa channel ko at hindi ka pa nagkakapag-subscribe ay mas okay kung mag-subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para maging updated ka palagi pag meron tayong bagong upload na video dito. At syempre kung meron kayong mga tanong ay comment lang kayo sa baba ng video na to kasi binabasa at nare-replyan ko naman yan pag nakita ko agad. Kaya naman tara na, pasok na nga tayo sa loob. Ayun nga mga rabbit, ito nga si Alexandra. So siya yung nanganak kanina ng mga parang 12 ata yun. So limot ko na. So unang yung gagawin ay i-check yung nest box nung rabbit nyong nanganak. I-check nyo kung wala bang placenta or yung mga dugo-dugo sa loob ng nest box. So, mas okay kung tatanggalin nyo muna para mas makita nyo na maayos. So, ayan. Wala naman siyang dugo dito sa part na to mga karabbit. And yun nga sabi ko, check nyo muna kung meron bang mga dugo yung nest box. Ayan. So wala naman siya gaanong dugo, wala naman gaanong dugo sa loob ng nest box. And sa kabila nga mga rabbit, meron pa tayo ditong doe na nanganak lang kanina. So ito si Criselda. So siya yung unang nanganak kesa kay Alexandra, pero magkasunod lang sila mga karabbit. Malaglag. Then, check natin to pareho. So, katulad nito mga rabbit na meron nga mga dugo yung balahibo, ayan. So, dapat natatanggal natin yan para hindi lang gamin or hindi ma-attract yung mga langaw na nangingitlog. May tendency kasi pag hindi natin yan natanggal, so pwedeng ma-fly strike yung mga kids natin or pwedeng itlogan sila ng langaw or pwede rin silang langgamin. So yun yung kadalasang nangyayari pag hindi mo nilinis yung nest box mo na kakapanganak pa lang nung doe mo. Yan, aayusin muna natin ito mga karabit. Then may hinanda na nga ako ditong dalawang nest box na bago. And ito nga yung tela na ilalagay natin sa nest box. So para mas maging komportable yung mga kids natin and hindi sumuot sa butas, sa mga butas-butas yung mga paa nila. And piliin nyo na lang yung balahibo na or yung damo na walang dugo para hindi nga lang gamin yung ating mga kids. Ito nga yung anak ni Alexandra. So parehong apat yung kids nila, siguro nag-usap ng mga karabit. So akala ko madaming kids eh kasagawa nung malaki yung tiyan ni Alexandra nga. Pero okay na rin yan. At isang anak siya ng apat na healthy. Yan. So tatanggalin na natin to. At susunod nga natin yung anak ni Criselda. Sabi may dugo. Ayan. So ito yung mga may dugo. Tatanggalin natin yan. Lilipat lang natin yung walang dugo. Ayan, meron tong dugo. Okay.
So, huwag kayong matatakot na hawakan or i-check agad yung nest box ng rabbit yung kakapanganak pala. Kasi meron ako mga nag-chat sa akin mga karabbit na natatakot silang hawakan yung kids nila. Kaya ang nangyari mga karabbit, late niya, huli niya nang nakita ng nilalanggam na yung mga kids ng doe niya. So meron palang ano daw, merong isang kid na hindi natanggalan ng pusod or nung inunan ng doe. So yun yung nilanggam at namatay nga yung iba niyang kids. Kaya naman huwag kayong matatakot kasi matagal nang domesticated yung mga rabbit natin. Sanay na sila sa amoy natin at alam nila na hindi tayo threat sa mga baby rabbit nila. Ayan. And syempre check nyo rin yung ilalim kung merong mga dugo para mahugasan nyo or malilinisan nyo ng may tubig na may sabon. So, para hindi maamoy ng langgam yung mga kids natin. Ibabalik na nga natin to. Griselda, let's go dyan. So, okay na yan. And next ay yung kay Alexandra. Saan mo na dyan? Check natin kung merong dugo. Ayan, wala naman siyang dugo. So, pwede na yan. Excuse me. Ayan. So, ayan. So, safe na yung mga kids natin sa langgam. At susunod nga natin gagawin mga karabit ay gupitan ng kukoy yung mga doe nyo na kakapanganak pa lang para hindi masugatan yung mga kids niya. Kukunin muna natin si Alexandra. It's okay. So, isa to sa mga hindi nagagawa ng ibang nagrarabit na hindi nila ginugupitan yung kuko. Kaya minsan, yung mga anak ng rabbit nila nasusugatan. Ayan mga rabbit, tapos na natin si Alexandra. Then, isusunod na natin si Griselda. Nga mga rabbit na nagupitan natin yung rabbit natin na kakapanganak pa lang ay huwag yung kakalimutang lagyan yung inumin niya ng dextrose powder para makabawi agad siya sa lakas na nawala sa kanya. At pwede nyo ito ibigay sa rabbit nyo na every other day mga karabit. So safe din to sa mga buntis at nagpapadede nating rabbit. So bali tatlo yung nanganak natin ngayon mga karabit na rabbit dito. So isa nga si Griselda, si Alexandra yung apat yung kids niya, tsaka si Griselda apat naman. Tapos, si Vanessa kaninang mga 5 a.m. ng umaga. Nanganak naman siya ng 6. At napalitan ko na nga rin to ng nest box, pati nung ayan, yung tela. At bago nga tayo magtapos mga karabit ay shoutout muna tayo kay Karabit Fritz Chester Bigtan, Rachel Noguera, Neutral, Nancy Rosario, Jordan Yanes, Lawrence Pantalyon, Gibby Sibayan, Venasquez Ricky, at kay Kalote Darwin, at kay Karabit Danray Sabal.
At sakali man nga mga karabit na hindi nagbunot yung rabbit nyo, ay mas okay kung lagyan nyo ng tuyong damo, or kung wala naman kayong tuyong damo ay maggupit kayo ng mga karton-karton, papel. So siguraduhin lang na wala yung dumi, so para hindi lamigin yung ating mga baby rabbit. At hanggang dito na nga lang yung vlog natin mga karabit. See you next vlog. Ingat kayo palagi at happy keeping.